Ngayon nga kapatid ay naging usap-usapan nga ang di umano post na ito sa Indo na kung saan nagka-trending nga doon si Kelra dahil may rumor nga na mapupunta na ito sa RRQ o di kaya'y dito sa Onyx Esports sa susunod na season na kung saan kung titingnan nga ng ilan sa mga Indo fans ay di umano may mga malalakas na mga gold laner nga ang mga kuponan na ito kaya baka malabo nga ang rumor na yan. At kung mapapansin nga sa mga komento ng mga Indo ay welcome na welcome nga itong si Kelra dahil nakita na nga nila ang lakas nitong si Kelra sa paglalaro lalo na nga sa mga international tournament at gusto nga nila mapunta itong si Kelra sa kanilang mga sinusuportahang kuponan. Ngunit ang RRQ at Onyx nga ay malabo para sa mga ito kaya naman sinasabi nga nila na mas nababagay itong si Kelra dito nga sa Alter Ego. Ngunit nabasag nga ang mga rumor na yan kapatid nang makita nga ng mga Indo fans ang live nitong ni Aura High na kung saan kakampi niya nga rito si Kelra na may IGN na RBL Kelra. Ito nga isang kuponan sa MPL Indo na Rebellion na kung saan ito nga ang kanilang top 6 sa MPL Season 10 at dito nga ay mas nababagay di umano itong si Kelra dahil nangungulelat nga itong Rebellion last season. Ngunit kung titingnan nga kapatid, totoo nga ba na sa Rebellion na mapupunta itong si Kelra o nasa Rebellion na nga ito dahil sa IGN na ito? Well, kung titingnan naman talaga kapatid, posible naman na binago lamang ng isa sa miyembro ng RBL ang codename at ito nga ay pinangalan ng Kelra. Dahil wala nga sa rumor na mapupunta itong si Kelra dito nga sa Rebellion at hindi rin ito nababanggit ni Idol Zapnu sa kanyang mga posts dahil ang binabanggit nga nito ay mapupunta di umano itong si Kelra dito nga sa Onyx Esports lalo na't andito nga si Kyrie na kung saan kasundo rin naman itong si Kelra at andito rin si Coach Yeb na kung titingnan kapatid okay lang naman na may dalawang Pinoy na maglalaro dito nga sa MPL Indo kagaya nga sa Geek Farm na naglalaro si Baloyski at Hades. Ganun din naman kung mapupunta itong si Kelra dito nga sa Onyx Esports dahil dalawang player nga sila at bukod nga doon ang pagiging coach ni Coach Yeb kaya hindi nga ito kabilang sa limited na dalawang manlalaro na maglalaro sa isang laban sa MPL. Kaya naman dito nga kapatid ay para sa akin sobrang napakalabo nga na sa Rebellion nga mapupunta itong si Kelra pero tulad ng sinasabi ko yan nga ay posible talaga mangyari kung hindi man sa Rebellion maging sa ibang kuponan ay posibleng mangyari yan kung mapupunta nga rito si Kelra lalo na't maraming ang kuponan ang nag-o-offer talaga dito kay Kelra at malamang sa mga oras na ito kapatid may mga kuponan sa Indo ang nagme-message na dito kay Kelra dahil may mga pahiwatig na nga itong si Kelra sa kanyang mga post na parang balak niya na nga talaga na mag-Indo at dito nga ay pag-aagawan yan ng mga kuponan sa Indo dahil alam naman natin na kapag malakas ang isang gold laner ay malaki nga ang hatak nito sa mga kuponan na manalo lalo na't ang meta nga ngayon ay parang nagiging high carry nga ang mga marksman at sila nga ang madalas na nagpapanalo ng mga laban sa mga tournament. Kung mahina nga ang isang gold laner kapatid, dito nga nahihirapan ang jungler na umikot sa mapa. Kaya naman, bilang resulta nga nito ay natatalo ang isang kuponan at ang isang Kelra nga ang sagot ng ilan sa Indo teams para nga mamayagpag naman sa MPL Indonesia at sa mga international tournament nga kapatid. Pero ang bagay na yan nga kapatid ay aabangan natin. Rebellion na nga ba itong si Kelra o mag-i-stay siya dito sa Pinas? Well, wala pa nga tayong idea sa mga bagay na yan kapatid dahil hanggat wala pang ang official announcement patungkol nga sa pag-alis o pag-i-stay dito ni Kelra sa Pinas ay rumor lamang ito at tulad nga ng sinasabi ni Kelra sa kanyang livestream, Omega pa rin siya pero depende na kung saan ang salitang depende nga kapatid depende yan sa pag-uusapan ng Indo
kung magkano ang offer dito nga kay Kelra. Hindi lang kasi sweldo ang kikitain ni Kelra doon nga sa Indo, na kung saan kikita rin si Kelra sa mga content na gagawin niya. At kung mapapansin nga kapatid, sa Facebook page nitong si Kelra ay naghahanap na nga ito ng editor sa kanyang mga social media accounts, na kung saan kung titingnan nga kapatid, nagplaplano na talaga itong si Kelra na malamang magpunta na nga ito sa Indo, kagaya nga nila Kyrie na may mga malalagong YouTube channel na doon at mga Facebook page. At ganito malamang ang pinaplano ni Kelra, kaya naman naghahanap na nga ito ng kanyang editor para sa magiging content niya sa YouTube. At ganito nga ang marahil mangyari nga dito kay Kelra. Yang mga yan nga kapatid ay parang tumutugon nga sa mga rumor ngayon na lilipat na talaga itong si Kelra doon sa Indo. At kung sakaling lilipat nga ito kapatid, nakakalungkot nga dahil ang mga malalakas nga dito sa Pinas ay patuloy na umaalis dito sa bansa. Parang sa PBA, di ba? May mga malalakas na player pero naglalaro sila sa Japan. Parang ganito rin ang nangyayari dito sa Pinas pagdating sa MLBB. Mga malalakas lumilipat sa Indo dahil mas malaki nga ang kitaan doon at mas malago nga ang MLBB community sa Indonesia. Sa pagpapatuloy nga kapatid, naglabas na rin ng lineup itong ang Born X Flash, na kung saan ganun pa rin ang kanilang lineup para sa M4. At dito nga ay hinahanap-hanap na ng mga fans itong si MP The King, dahil tulad nga ng sinasabi ni MP The King ay makikita daw di umano siya sa M4. Ngunit sa official lineup nga nitong Born X Flash kapatid ay hindi siya kasama, na kung saan mukhang GG well played nga ang mangyayari sa Born X Flash, dahil sobrang napakakabado nga ng kanilang core sa mga international tournament. Kung ating ang maaalala kapatid, nung nakaraan sa MPL Invitational ay panalo na sana ang Born X Flash, pero natalo pa nga ang mga ito nang maistilan pa ang kanilang core ng tank ng kalaban. Tank ng kalaban na steal ang Lord sa kamay nga ng core ng Born X Flash, na kung saan ito nga ay hindi talaga matanggap ng mga fans ng Born X Flash. Kaya naman, trash talk is on nga talaga ang inabot ni Coach Zico dito nga kila Coach Pakbet at Idol Zapno sa mga oras na iyon, dahil first round exit nga ang Born X Flash, na kung saan sobrang hype nga noong nagkampyon itong kupunan na ito sa MPL Cambodia. At dito nga ay pinagtatrash talk nila Idol Zapno at Coach Pakbet itong si Coach Zico, dahil di umano kahit sino daw Pinoy ang ipunta sa Cambodia ay magkakampyon. At ngayon nga kapatid, muling papatunayan ng Born X Flash na may palag sila sa MLBB. Sadyang kinabahan lang talaga ang kanilang core, kaya sila natalo sa tournament ng MPL Invitational. At dito nga, sana ay hindi na mag first round exit itong Born X Flash, na kung saan tutulungan nga ni Coach Zico at Hesa ang kanilang koponan para nga umabante ng sobra sa paparating na M4. Lalo na't hindi nga biro ang mga koponan na kasama rito kapatid, dahil naglalakasan nga ang mga yan sa kanika nilang mga bansa, kaya nga tinatawag na World Tournament ng Mobile Legends ang kanilang sasalihan. Sa pagpapatuloy nga kapatid, nagbigay nga ng reaksyon itong si Coco patungkol nga sa sinabi ni Wise na pabirong pera-pera lang ang MPLI. Uulitin ko lamang kapatid ha, pabiro lamang na sinabi ni Wise na ang MPLI ay pera-pera lamang, at ang main goal nga talaga nila ay itong IESF at itong ang M4. At dito nga ay nagbigay si Coco ng kanyang reaksyon patungkol nga sa sinabi ni Wise, at eto nga yun. Pera-pera lang daw MPLI, mas mataas daw achievement sa MPLI, pera-pera lang. Kung pera-pera lang yan, salin nyo ako dyan, pera yan eh. Mata yung pera eh. Alipin tayo na sa lapi. 5 million ng prize pool nitong MPLI ha. Yung mga hindi sineseryoso to, namimigay ng pera. 5 million prize pool to guys. Tsaka ano naman to eh, parang ito yung pumalit sa Sika eh. Kasi dati may Sika na tournament, naalala niyo pa ba yun? Ito parang ito yung pumalit ng MPLI na. Mas mataas ba price sa M4? Oo naman.
ang MPL, MPL, MPL ay halos pare-pares lang ng price pool yan. Ang Worlds ang mataas, parang doble ata ang Worlds. Ayan na. Hindi seryoso mga blacklist, sabi ni Y sa live niya, boss. Gusto nila M4. Oh nga, I mean, pwede naman din. Ano kasi, pero sumpa kasi itong, naniniwala ang mga Pinoy na sumpa itong MPLI. Kung sino nagti-champion dito sa MPLI, hindi nagti-champion ng Worlds. Kaya yung mga PH team, ayaw nila itong MPLI. Naniniwala sila sa sumpa, pre. Legit naman, kasi the past 2 years, puro Indonesia nagti-champion dito. Bago kami mag-champion ng M2, nag-champion ng Alter Ego dito. Tapos, edi, Pinas nag-champion sa M2. Nung M3 naman, Indo din nag-champion dito. Tapos, edi, nag-champion sila Wise. Sumpa ang MPL. Naniniwala sila na sumpa ang MPLI. Oo nga, may kaso, sayang ang price. Siyempre, 5 million din to, guys. Ewan ko sa kanila. 5 million din to.